Hi guys, today meron tayong tutorials and tips dito sa ating Mavic Mini 2. Demand settings na meron kayo sa inyong Mavic Mini 2 kung paano natin siya gagamitin today. So start na tayo. So yung first settings natin guys, punta lang kayo sa settings. Then may mga tab dun guys, bali click nyo yung camera then sa tab na yon. Then i-scroll down nyo lang, doon makikita nyo na yung ating grid lines. Bali meron tayong tatlong klase na grid lines guys. Bali yung first na grid lines natin is yung naka-X siya. Ayan yung first na grid lines natin. And second is yung naka-square naman na grid lines, yung maraming square. Yan. And the third na grid lines natin is yung plus sign sa gitna. Bali, ang purpose ng grid lines natin guys is ma-precise yung captured natin sa object o yung masakto natin na makuhanan ng video or photo. Ayun yung work ng grid lines natin sa first settings natin. And second naman is yung ating histogram. Bali, makikita nyo sa histogram natin guys, may maliit na box. Ito yung magpapalabas na papakita niya kung overexposure yung kinakaptured natin na objects, video man yan or photo. And the third settings naman natin guys is yung overexposure warning. Pag kinilik nyo yung overexposure warning, makikita nyo dun sa screen nyo may mga parang guhit-guhit na itim. Eh yun yung nagpapakita na overexposure yung kinukuha na mo ng video or photo. Mag-a-appear yun. Pero pwede mong i-adjust yun kung overexposure siya sa ano eh. Bali mag-settings ka sa shutter or sa ISO mo. Pwede mong i-timpla yun para medyo bumaba yung overexposure. So yun yung yung purpose ng overexposure natin guys sa pangatlong settings natin. And yung port settings naman natin guys is punta lang kayo sa tab nyo. Doon sa tab nyo may makikita kayong control. I-click nyo yung control natin guys. Tapos i-scroll down nyo. May makikita kayo doon na gimbal mode. Bali sa gimbal mode natin meron dalawang mode doon. Yung isa yung naka-default na follow mode. Bali yung follow mode na yun yung, di ba pag pinapalipad natin yung drone natin na kahit na mabilis siya pero naka-stabilize yung drone natin. Ayun yung follow mode, naka-default mode yon. Bali kung gusto nyong gawin siyang FPV, i-click nyo naman yung FPV mode. Bali yung FPV mode na yun guys, pag naka-hover na yung drone mo, pag kinaliwa or kanan mo siya sa pagpapalipad, sasabay din yung camera. Sasabay din yung camera sa galaw ng drone natin. Ayun yung FPV mode. So magkaiba yung follow mode tsaka yung FPV mode doon sa galaw ng camera, guys. Kasi pag hinover mo ng hinover yung drone mo na naka-follow mode siya, hindi sasabay yung camera noon. Naka-stabilize. Pero kung naka-FPV mode siya, sumasabay din yung camera. Parang naka-fix yung itsura niya, naka-fix. And then yung the last one naman natin guys, kung nagka-captured ka ng video or photo na hindi mo na parang sagad na yung taas niya, yung camera mo, sagad na, hindi mo naman pataas. Mapapataas pa natin yun sa settings natin guys. Bali punta lang kayo katabi lang nyo ng gimbal mode. Bali ibaba nyo pa, scroll down nyo lang, i-click, mayroon nakalagay doon na allow upward gimbal rotation. So pag in-enable nyo yun, pag in-on nyo yun, yung camera ng drone nyo guys, bali tataas pa siya. Bali may captured siya na makukuhanan sa taas. Yun yung purpose ng rotation na pa-upward na camera. So, nakita nyo na guys. So,
So yun guys, yung ating 5 settings sa ating DJI Mini 2. Sana may nakuha kayong konting tutorials dun sa mga ginawa nating settings. So try nyo na. So thank you for watching and don't forget to hit yung ating subscribe button and yung ating notification bell para ma-notify ka sa mga iba pa nating videos and unboxing. So see you later guys.